Tayo sa Relic Site. Ah, ala puti. Ano ito, no? Puro puti, kasi ako siguro to. Eh, ano, oh. Sa Santa Rosa, Soledad. Missing na, release, 6:35. Wala na natin. Hindi pa, wala mo nga. Buksan mo na yung trap door. Ayaw ka. Thirty-five release. Hey, kapag ibo. Na. Dahil pala. Na, alapatids. Mga bang na kayo. Yon, what's up mga kalapatids? Welcome back sa ating channel. So ngayong araw mga kalapatids, abangan natin yung dalawang ibon natin na tinos ni Pepeng Bulek Lok sa gawin ng Santa Rosa mga kalapatids. So nag-ano tayo? Self-training. Tignan natin kung makakauwi sila ng maaga. Ang kinarga nga natin yung si Lady Bass, yung laging hatid ng hatid na ibon natin bago umuwi. Tapos yung isang checker dito sa pang-norte natin. So, ang air distance natin doon, nasa 25 kilometers. So, dapat mga 23 minutes, andito na sila. Ayun nga, napawalan na yung mga ibon ng 6:35 mga kalapatids. Time check, 6:55 na mga kalapatids. Abang-abang na tayo. Tingnan natin kung sino yung unang uuwi, kung yung checkered barito or si Lady Bass. Yung laging hatid-hatid. Kasi meron din silang mga kasama eh. Kaya malilito yung dalawa, hindi magsasabay yun. Marami rin silang kasamang ibon na tinos doon sa gawin ng Santa Rosa. Ito'y panahon natin, ayun yung araw, sumikat na. Medyo headwind lang na konti. Mahangin, pasubay yung mga ibon natin mga kalapatid. Pakita ko pala mga kalapatids yung grits. Dahil mahal ang grits, ayun, yung buhangin. Ayun, gustong-gusto naman nila, oh. Ayun, oh, yung buhangin. Mahal yung grits, eh. Mahal pa sa patuka. Kaya ayun, kumuha ako ng buhangin. Yun na lang nilalagay ko sa kanila. Gustong-gusto naman nila. Kasi pag maga, pag nagparonda ako, bababa sila agad dyan sa may, dito sa lupa. Tuka sila ng tuka dyan. Ngayon, ginawa ko, niligyan ko na lang sa isang lalagyan ng buhangin. Ayun. Dyan na lang sila tuka ng tuka. Diba? Ayun, wala pa yung ibon natin. Tagal. Doon tayo mag-abang sa taas. Mas maganda yung room view. Ganda view rito. Kitang-kita kasi yung pag-landing dito. Yan, tsaka dala ko yung stick. Lapa eh. Dapat lang yun. 23 minutes. So, titignan natin mamaya yung speedan nila. So, mamaya mga kalapatids, kukomputin natin yung nila, yung speed. Mula dun sa may release point hanggang dito sa may natin, sa loop. So, meron akong application na dinownload na accurate din naman. Para bago tayo sumali sa may club, alam natin yung speed ng mga ibon natin. Bago tayo sumabak sa karera. Kung pwede ba silang, kung may chance ba silang manalo or wala. Time check, 7:05. Wala pa rin yung mga ibon, mga kalapat. Ito. Naku po, kanino kaya ito? Dumaan. Baka kay Pepeng Bulik na yun, ibon ni Pepeng. Dalawa. Alright. Agad. Di nila nabit yung asa.
Sa bagay, sabi ni Pepeng, ano daw, matagal umikot dun sa may area. Matagal silang umalis. Siguro merong 3 minutes o 2 minutes bago sila umalis dun sa may release point. Eto na. Ay, sabay-sabay. Pati ibon ni kaya, ano? Wow! Kaya Alvin. Sabay-sabay. Ay, doon sila galing. Oy, ibon ni kaya Alvin, oh. Eto na yatin, palanding na. Sino kaya to? Ay, si Lady ba? Ay, sabay! Ayun, oh, yung dalawang ibon natin, sabay lang. Tapos yung ibon ni kaya, ano? Ay, time check pala kung anong oras. 7:10, mga kalapatid. So, mamaya makikita natin kung ilan yung speed nila. Pasok, pasok! Na yung isang ibon natin, no? Papasok na. Yung hatid na ng ibon. Ayun, bumasok na. Si ano na lang, yung checkered na lang, hindi pa. May lap kasi to. Pasok, pasok! Ayun, no? Pero masasanay din yan. Pasok, pasok! Ayun, no? Lumpad na. Yes, pasok na natin. Pasok! Pasok, pasok, pasok! Lunip. Pasok, pasok, pasok! Good boy! Nice! Para sa pooling ayos, di ba? Yes, sir! Pasok! Good boy! So, ito nga yung unang ibon na pumasok, mga kalapatids. Ito talaga yung magaling talaga ito sa ano, trapping. Saka nag-ano na ito, nag-lapwiner minsan. Pero mas marami siyang gulong. Minsan mabilis siya. Minsan maaga siya kasing nakakawi dahil maaga siyang nakakapaghatid. Ayan o, yung ibon natin laging hatid ng hatid. Yes sir! Si Lady Boss. Ang kalapating hatid ng hatid. At ito naman yung isa. Ayun, nag-honeymoon na sila ron, oh. Ito, dating napakakulit na to. Pag nakakita ng tao na to, ayaw bumaba. Ngayon, buti, bumabait na nung nagkaroon siya ng kapares. Itong checkered, mga kalapatids. Yes, sir. Nung bata to, napaka-ilap na to. Grabe. Buti ngayon, medyo okay na. Matured na siya. Alam niyang hindi siya sasaktan. Yun, oh. So ngayon, tignan natin kung ano, pasado ba yung speed nila ngayong araw. Yes, sir. So, eto mga kalapatids, yung ginagamit kong application para malaman kung anong speed ng mga ibon namin pagka nag-self training kami. So, eto yung Belo, mag-download lang kayo na to. Napaka accurate din na to. So, eto siya. Velocity calculator. Kaya pala Belo. Kala ko Vicky Belo. So meron ditong liberation time, tapos time arrival, flight time, distance, tsaka velocity. So kanina ni-release yung ibon natin ng 6:35. So type lang natin 6:35. And then yung arrival time kanina 7:10, 'di ba? 7:10. Tapos nilipad nila, eto may lumabas agad na flight time nila, 35 minutes. So yung distance, possible, ano yun, sabi niya nasa dulo siya ng Santa Rosa eh. Pero nasa 28 kilometers o 7, gawin na natin 7. Ayan, 7. Naku po, ang baba ng speed guys, 700, grabe. 700 yung speed. Wait. 700 yung speed. Hindi pa pwede to. Ayun o. Ito yung speed natin. 771. Eh kung nasa 29. 827. Pero ano lang yun. 25, 27. Ayun. 700 lang speed nila kanina, mga kalapatid. Mabagal. Kasi ano na. Ano pa lang naman. First time nilang hinagis doon. Siguro sa susunod na hagis ay bibilis na sila. So ito lang yung ginagamit ko, mga kalapatids, para malaman yung speed nila bago isabak doon sa may club.
kung pwede ba sila isali sa pooling or hindi. So, ayan, sinare ko lang mga kalapatid, sana makatulong.